believe God has a design. You can see that. God made them Adam and Eve. And he didn't. He saw that Adam needed a partner. When Adam was the beginning, and he looked, and he couldn't find an animal that was okay, so he created a woman. He didn't create another man. So it's God's design in creation. Now, again, I'm emphasizing, a homosexual, we believe, can change. And I know homosexuals. So, paano yun naman nasabi na kasalanan yun? I mean, ano mga factors? Ang nilikha ng Diyos is lalaki and babae. Tapos, yung mga bakla, lalaki talaga sila. Nagre-rebelde sila sa Diyos at nagsisinungaling sila. Na paano sila nagre-rebelde? Yun, di ba pinagkalooban sila na maging lalaki? Pero, gusto nilang maging babae. Ibig sabihin, yun nga, nagre-rebelde sila at nagsisinungaling sila sa lahat ng taong nandito na babae sila, pero ang katotohanan, lalaki sila. So, same din yun sa lesbians? Oo, kasi di ba, yun, ano, choices nila na maging ganun, pero, di ba, yung sinasabi lang free will, pero yung mga ginagawa ng tao na yun, kasalanan yun sa Diyos. May limitation yung mga free will na nararanasan ng tao. Ano yung gusto nyo maging outcome nitong ginagawa nyo? Ano yung... Magkaroon po kami ng ano, bunga po na ma-reach out po yung iba sa kanila nagnanais talagang magbago. Kasi talaga, hindi po kami naniniwala na wala sa kanila na gusto talagang magbago. Parang na, ano, gusto po namin talaga ma-reach out sila kung anong meron sila ngayon. So, sinasabi mo na lahat ng homosexuals meron pang chance na mag-reach out. Why don't you mock these men and women? Do not support this evil act. It's a taboo. It's an abomination. Is it power? Do not support this evil act. A man should leave his father and the mother, married to a woman, not to a man. Because if you do that, you are destroying a generation. Because life will not come into existence. I don't see the reason why we have beautiful ladies in Philippines. And our men are marrying each other. And we are celebrating this as a ceremony. And we are